kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay manay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Magkawin
sa loob, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay ayanin. Sabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay magkauwi. Sabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin. Tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Sa pumapagpalang umaga, ang aming pong bati sa inyo mula po sa Hope and Love Media Ministries sa ating pong morning devotional. Welcome po sa lahat ng mga viewers, sa ating mga supporter, sa lahat ng mga naabot po ng aming palatuntunan, kayo po'y aming malugod na tinatanggap. Kasama po si Brother Joseph Pasamba. Good morning, Brother Joseph. Ito po, good morning po sa ating lahat. Binabating po kayo ng magandang umaga. At tayo po ay maging masaya sa paglilingkod sa ating Panginoon. And happy best fair. Ngayon po ay July 2. Good morning po sa ating lahat. Advance. Ayan, maraming salamat, Brother Joseph. Ngayon nga po ay Friday. Happy preparation for the Sabbath. At tayo po yung maasa na sa loob ng isang oras na mahigit tayo magkakasama sa atin pong pakikinig at pagtunghay ng atin pong devotional. At inyo pong pakilike at pakishare ang ating mga link sa ating mga kaibigan upang marami po ang makapanood. Nais po natin i-welcome sa atin pong morning devotional ang atin pong mga kasama ngayong umaga, ang atin pong laging nakakasama na tagapagsalin para po sa Deaf Ministry, si Ma'am Lina Pardocho. Ma'am Lina, bumati po kayo. Buhuli po niyo sa lahat at ako po'y nagagalak na kayo ay muling maasamang din na.
kaso po ng ating mga viewer ay tuloy din na mabibless kagaya natin ng mga salita na ang niya. Yan, maraming salamat, Ma'am Dina. At of course, ngayon pong umaga, kasama po natin, may nagbabalik po, si Brother Glenn Marzo. Nag-join po sa atin live kahapon, siya po ang ating speaker. Matika, Brother Glenn. Mapagpalang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, salamat Brother Glenn at ikaw naka-join sa amin. Of course, atin pong higit na ipinagpapasalamat din na ang Panginoon ay nagkalob sa atin ng tagapagsalita ngayong umaga. Isa pong babae, isa pong mag-aaral mula po sa Adventist University of the Philippines, si Ma'am Aizel Kinatadkan Porsona. Ayan, atin pong i-welcome sa atin pong program. Ma'am Aizel, bumati ka po sa ating mga viewers. Ayan, so good morning ating lahat. Sana po ay tayo mabless ngayong umagang ito at mag-umpisa po tayo sa ating araw na meron tayong mga positive vibes sa ating ating utak. Meron tayong positivity sa ating sa ating mga puso ngayong umaga. Ayan, maraming salamat Ma'am Aizel at welcome for the first time dito sa ating program sa Hope and Love Morning Devotional. At mamaya po ay aking ipakilala si Ma'am Aizel. Ayan. At tayo po'y magpapatuloy sa ating programa. Tayo pangungunahan ni Brother Joseph sa opening prayer. Samahan niyo po ako manalangin. Manalangin. Dakila at mabagi naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pag-iingat, sa magdamag naming pagtulog. Hindi niyo kami pinabayaan. At patuloy, Panginoon, na ginising niyo kami na taglay namin ang inyong kangahangang kapangyarihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ituturo niyo sa mga oras nito at sa umagang ito. At nawa ito'y magamit namin sa hanggang maghapon, Panginoon. Panginoong Diyos, hinihiling po namin ang inyong karunungan at gabayan niyo po ang aming speaker. Patuloy niyo po siyang gabayan sa Aizel. Patuloy siyang bigyan ng karunungan at kalaman upang kailang maitaas, Panginoon. Ipagpatawad niyo po ang aming mga kakulangan, aming mga pagkakasala sa aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. For quite a long time, love, I tried to find.
ang tagapagsalita po sa ating morning devotional ngayon. Ay bago ko pa lamang nakilala, hindi pa kami nakita personally or in person, sapagkat siya po ay nakilala po noong siya po ay naanyayahan sa programa po ng mga kabataan sa Teens Talk. At siya po ay aking in-invite na kung maari siya po ay mag-speaker sa ating morning devotional. Si Ma'am Aizel Kinatadkan Pursona ay isa pong BS Biology student ng ating Adventist University of the Philippines at siya po ay graduating na this coming December. Isang katuwaan po ng Hope and Love Morning Devotional na ang ating kabataang ito, ating mag-aaral ng ating pamantasan ay sa kabila na sila po ay abala sa kanilang mga online classes ay nagtatalaga po at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Kaya idalangin natin na sa pangunguna ng kanyang lingkod, si Ma'am Aizel ay maibabahagi niya ang napakaganda pong topic ngayong umaga. Ma'am Aizel, sa iyo po ang panahon. So, ayun. Good morning po sa ating lahat. Sa ating mga online worshipper, sana po ay tayo'y kayo po ngayon ay blessed po kayo na tayo ay nagising at nagkaroon ng panibagong buhay na naman. At panibagong pagkakataon na humarap na naman sa ating mga pagsubok. So ngayong umaga po, ang ating topic is very interesting siya. Ang title niya po is, How Does Money Impacts You? So alam naman natin na yung pera, wala naman siguro magsasabi na money is never an issue because money is always an issue for us. And money is a global issue, not just sa atin. So ngayong pandemic, particularly sa ngayong pandemic, ang dami-dami na kailangan ng pera. So yung ating government ay nauubusan na daw ng pondo, wala na tayong pera. Yung mga tao ngayon, they nag-online selling, lahat ng pwede magpagkakitaan ay ginawa na para lang talaga kumita ng pera. So as we can see, napakadlaki ng impacts ng pera sa atin. Sobrang halaga ng pera. Pero, yung pera po ba ay ganun kahalaga na kaya nating kaya nating i-sacrifice yung salvation natin? So ngayon, ang ating key text ay makikita natin sa Acts 5 verse 1. Sabi dito, but a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession. So babalikan po natin ito mamaya kung ano po ba talaga ang nangyari dito. Nung binasa ko po ang devotional natin, I found out 3 things na very interesting for me. Number 1 is that money can be a curse or a blessing. Yung pera ay pwede siyang maging pagpapala. Pwede rin siyang maging sumpa o isang curse. Why? Kasi nagiging isang pagpapala ang pera kung ito ay nagagamit natin sa kabutihan. Nagagamit natin ayon sa will ng Panginoon. We use it for in helping others or for the pertinence of God's work here sa lupa. Yun ay nagiging pagpapala. Ngunit, nagiging curse din siya kapag ginamit natin ito with pride and ambition. So talagang diniin ko yung pride. Kasi madalas, kapag meron tayong pera, meron tayong nakukuhang pera, we tend to forget the will ng Panginoon kung bakit niya binigay yun sa atin. Diba? So, dito sa ating key text, yung story ng mag-asawang ito, yung pera, nagkaroon ng isang preaching yung ating mga apostle doon sa area nila, sa lugar nila. At isa sa mga sinabi ng apostle is that ibenta ninyo yung inyong mga ari-arian at ibigay ninyo, ihandog ninyo para sa church. And then that's what they do. Binenta nila yung possession nila. Pero ang nangyari po, instead na ibigay nila yung pera, they take part from it. Kinuha nila yung kapiraso ng pera na pinagbentahan nila na yun at kinip nila yun for themselves. At yung binigay nila yung kalahati lang siguro yung binigay nila sa
apostle. Well, maganda yung purpose nila kung bakit nila binenta yung possession nila. Maganda yung purpose na yung layunin nila. Pero, nabahiran yun ng pride, nahibahiran ng ambitions. So, ang nangyari doon sa kanila sa mag-asawa, they died because of that, because of greed. So, kapag tayo ay hinaluan natin ng pagiging greedy natin, yung pera, yun ay nagiging masama para sa atin. Nagiging curse siya, hindi na siya blessing. Imbis na masaya tayo dahil dun sa halaga na yun na binigay o sa pagpapala na yun na binigay sa atin ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng greed, kaya nagiging curse siya para sa atin. And they cost them their life para lang dun sa perang yun. And then number two is, money is a constant test of affections. So, siya ay isang test kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Kapag tayo ay nakakatamasa ng sobra-sobrang karangyaan sa buhay, sobra-sobrang pera, nagkakaroon tayo ng tendency na nakakalimutan na natin na yung perang ito pala ay para sa Panginoon. Yung perang ito pala ay binigay sa akin para i-share ko din sa iba. So, ang nangyayari, nagiging selfish tayo. Nahahaluan ng pagiging selfish natin ang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. So, yun yung nangyari dun sa mag-asawang yun, na nagkaroon sila ng pagiging selfish. They thought about themselves without thinking that they are cheating against the Holy Spirit. So, that's why they die. They cost them their life. Isa sa mga naging inspiration ko dito sa pangalawang ito is yung father ko. Yes, we are not rich. Ang inyong lingkod po ay lumaki sa hirap. Yan. So, ang tatay ko po ay isang mangingisda. And every time po na, every time na merong maraming isda na yung talagang sobrang daming nahuhuling isda, tumatama po siya ng Saturday. Tama talaga siya ng Saturday. So sabi ko talaga noon, bakit kailangan Saturday sila magpahuli? Pwede namang Friday, pwede namang Thursday. Pero alam niyo po ang sinabi ng tatay ko sa akin. Hindi pa rin siya talagang iniwan niya yung church para lang mangisda kasi sobrang dami ng pahuli that time. Kasi sabi ng tatay ko, yung pera nakikitain mo doon is hindi kayang bilhin yung salvation. Hindi kayang bilhin yung buhay na ibibigay sa inyo ng Panginoon. So, sobrang liit ng bagay na yon compare sa salvation na makakamtan mo, sabi ni Papa. So, that really inspired me na kung sakasakali na meron tayong mga instances na gano'n na pinapapili tayo between money and our love for God, we should always choose our love for God. We should always choose our salvation. Kasi yung pera, very temporary lamang yan. Dito lang natin yan matatamasa. At sabi dun sa devotional natin, when we acquire too much na sa ating pangangailangan, kung meron tayo sobra-sobrang pagpapala, magsik tayo ng guidance, magsik tayo ng wisdom from above and grace from Him na masunod yung will niya at maging diligent tayo dun sa binigay na will ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon sa atin. Number three is never treat money as your ruler or God. Kasi once na inisip natin na yung pera yung mag-rule sa atin, yung pera na yung possession na natin, yung mga earthly possession na natin, yung mag-rule sa atin, nawawala na yung honor, yung truth, righteousness, and justice. Yun yung sinasakripisyo natin. Imagine, apakalaki ng inasasakripisyo natin just because of the love for money. Myself. Ayan. Okay na po ba? Ayan. Okay po. Nawawala ang aking connection dito. So, yun po.
yung ating pagmamahal sa pera o pag-dinership natin ang pera, nagiging slave or alipin tayo ng pera. Nagiging slave or alipin tayo ng mga possession, yung mga possession dito sa lupa. So, hindi dapat mangyari yun. Tayo yung dapat mag-rule. Tayo dapat magbigay ng kung paano natin spend yung pera. Hindi yung pera yung magbibigay sa atin, magdidikta sa atin kung paano siya spend. So, kailangan natin na yung happiness natin ay laging nasa Panginoon para hindi natin maisip na yung pera yung ating kailangang i-worship. So sabi nga doon sa isa sa nung first nagkuha po ako ng isang Bible subject sa AUP. May professor once asked me, is money the root of all evil? Sabi niya. Sabi ko, it's not the money itself. But when you love the money, it becomes the root of all evil. Pag minahal mo yung pera, pag inisip mo na mas mahalaga siya sa kahit anuman, yun yung time na talagang mawawala ka, talagang magiging injustice ka sa mga lahat ng pagkakataon halos. So yun, ako magpo-focus po talaga ako sa nangyari sa family ko. My brother, yung nakaraan, siya ay inofera ng isang job opportunity dito. At napakaganda po ng offer, talaga namang sobrang malaking tulong siya para sa pamilya namin. But he has to sacrifice Sabbath. He has to work Friday night up to Saturday morning. Sabi ko, okay, bintista ka na, brother, sabi ko sa kanya. Pero thankfully, alam niyo po, sa sobrang train ng tatay namin sa amin, sabi ni Papa, huwag mo tanggapin yan. Kasi nga, yun nga po, ang sabi ko, sabi sa amin ni Papa na, sobrang babaw niyan compared sa salvation na. So sa salvation or yung ipagpapalit mo diyan. So sobrang natuwa ako dun sa sinabi ni Papa that time. At alam niyo po, talagang hindi tinanggap yun ng kapatid ko despite the fact na sobrang ganda ng offer talaga kasi masasacrifice niya yung salvation niya. Masasacrifice mo talaga yung salvation niya. That's why I'm really, really proud of my father. I'm really, really about how our parents trained us. Kasi sobrang nakikita namin kung gaano sila ka-faithful doon sa promise ng nila sa Panginoon, sa pagmamahal nila sa Panginoon. Na sobrang, kahit nahirap na, talagang mag-stick sila doon sa prinsipyo nila sa buhay. So yun, sana tayo ay ganun din. May mga time kasi sa life natin na napapaisip tayo kung ano ba dapat yung unahin natin. Yung earthly possession or yung salvation natin. So lalo na ngayong pandemic, ang dami talagang mga situation na ganyan. Sobrang hirap ng buhay. Wala naman talagang magsasabi ngayon na money is not an issue because money is always an issue ngayong pandemic. So dito sa AUP, nagkakaroon ng cost cutting, nagkakaroon na tanggalan ng mga working student kasi kailangan ng mag-cost cutting, hindi na afford ng departments na magbigay ng pangpasahod sa mga students. So that's what happened here. So isa kami sa mga working student na hindi na muna nag-work ngayon kasi sobrang hirap maghanap ng trabaho ngayon. But God is still gracious. Binibigyan niya tayo ng pagparaan, binibigyan niya tayo ng pagpapala para talaga tayo ay tuloy-tuloy na makapag-aral dito sa ating institution. Minsan nga pag-enrollment, di ba, yung kanta about dun sa kanta na it's love that makes the world go round. But sometimes, it's the money that makes the world go round. When you allow it. Pag pinayagan natin na tayo ay paikuti ng pera, yun yung nangyayari. So, minsan talaga, nagiging malaking issue. Hindi minsan, madalas, nagiging malaking issue ang pera. Nagiging malaking issue. Kahit sa ating institutions, sa ating church, sobrang laki ng issue ng pera. But, if we entrust it to God, when we entrust everything to God, we will feel na hindi naman pala issue talaga masyado ang pera. And God will always supply our needs. Sabi dito sa atin, if the law that was given by God will continue to be carried out, yung ating mundo ay magiging napakakakaiba sa mundo natin ngayon. Yung morality natin, yung spirituality natin,
ay sobrang ibang-iba kung susundin natin yung law ng Panginoon. Yung ating pagiging selfish, yung ating pagiging pagkakaroon ng self-importance ay hindi magmamanifest o hindi makikita. Kasi tayo ay nakasunod doon sa will ng Panginoon. So sana lahat ng pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon, we should always seek His wisdom, His guidance, His grace, and seek His His will kung paano natin ito spend. It should be spent very in accordance to His will, hindi in accordance to us, hindi para sa ating kaligayahan lamang. So it's okay to have ambitions in life. It's okay to have aspiration in life. Pero sana yung ambitions natin ay hindi maging hadlang para tayo ay maging faithful sa Panginoon. Kasi minsan yung mga ambitions natin, it's too high na nakakalimutan natin yung Panginoon. So yun, bago ko po tapusin yung aking short devotional, very short lang po talaga yung devotional ko. Ibibigay ko po yung chance, ay pagkakataon po ka na Pastor Joby na magbigay po ng kanilang insight regarding our topic. Okay, thank you very much, Aizel, sa napaka short, concise, subalit talagang direct to the point na pagtalakay mo sa ating devotional. Ngayon po, dadako tayo sa mga reflection mula po sa ating mga kasama. Unahin natin si Brother Glenn. Brother Glenn? Yes, hello. Kasi akong binabasa, Pastor, Contract with God. Napaganda dito po sa Council of Stewardship. Tungkol dyan sa topic natin. Babasahin ko po ang sabi po dito. When a verbal or written pledge has been made in the presence of our brethren to give a certain amount, they are the visible witnesses of a contract made between ourselves and God. The pledge is not made to man but to God and is as a written note given to a neighbor. No legal bond is more binding upon the Christian for the payment of money than a pledge made to God. Diba? Yung minsan kasi yung pera, malaki ang nagiging epekto nito sa atin at sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Pinapangako natin minsan, di pa natin hawak. O minsan hawak na natin. Pero pagka parabagang yung pera napakalaki ng halaga, ang bigat siyang ilus, ang bigat siyang bitawan o ipagkalob sa Panginoon na babawasan pa. Kaya itong hamon, itong writing ni Mrs. White ay maganda, napakaliin mo po. Talagang minsan kailangan pala natin ito pa rin kung ano yung nararapat. Kasi ang sabi dito, it so pass as a case pending in the court of heaven. Shall our course of conduct balance the evidence against us? Darating ang panahon yung mga pangako natin at saka yung pagkukulang natin, lalo na sa pananalapi, magiging balance pala ito sa atin. Parang nung nag-aaral ako sa AUP, kahit lumabas na ako ng AUP, ay kapag bumalik ka doon, nandoon pa rin yung balance mo. Ganun pa rin, ganun yung kalalabasan natin. Kapag may balance tayo sa Panginoon, ito ay sisingilin sa atin pagdating ng panahon sa paling pagbabalik ng ating Panginoon, lalo na sa pananalapi at sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Okay, maraming salamat, Brother Glenn, sa pagbahagi mo ng iyong reflection. Atin namang hingilingin si Brother Joseph, ano ang iyong reflection sa ating napagandang topic ngayong umaga. Napatahimik ako, Pastor, magpayarang pinag-uusapan, Pastor. Habang nagsasalita ang ating speaker, mapapaiyak ako pag walang pera talaga, no? Ibig sabihin, napakahalaga na talaga ang pera. Yan, natural lang tayong, naalala ko yung bata ako, pag wala akong piso, umiiyak talaga ako, Pastor. Pag ako hindi binibigyan ng aking mga parents. Talagang, tatapong ko lahat ng chinilas, yung lahat ng tinapang, basta meron lang akong piso, may 5 piso lang ako. Napakahalaga po na... ano ba yung, sabi ko, ba't nauso pa kasi yung pera? Kung walang pera, di walang pinagkagalunan ng tao. Walang pinagawa yan. Ano ang purpose ng Panginoon
sa pera. Ano ang purpose ng Panginoon sa pera? Iniisip ko, tinanong ko yung sarili ko, ano kaya ang purpose ng Panginoon sa akin? Kasi yung pera eh, tinitinan ko pero yung tinitinan ko lang yung sarili ko. Ah, may purpose ang Panginoon dito sa ganitong bagay. Ito ay part ng knowledge ng ating Panginoon. Part ito ng blessing na dumating sa buhay natin. Diyan may tinatawag ng great controversy. May tamang paggamit at may maling paggamit. At nakita ko dito yung unang ano, sa isang paragraph dito, yung sulat ni Ellen G. White. Sabi niya dito ay, for his real nature seek wisdom and grace to know his own heart and keep his heart vigilantly. Ibig sabihin, yung pera, dapat, mas una natin ingatan yung puso natin kaysa tayo madala ng pera. Kasi sometimes, pag wala tayong pera, masyado tayong emotional. Masyado tayong emotional. Madadala na tayo. Ngayon, ang dami na natin kayo si Pastor. Ngayon, pag dumating na yung puso natin, lumaglag na, ibig sabihin, malayo na tayo sa Panginoon at ang pera, ang ating puso ay nasa pera na, naku, may bayarin pa ako sa kuryente. Lahat na Pastor, napansin niyo yun? Lahat darating talaga. Isa lang yung iniisip mo, amaya, naduktungan na Pastor, ay, meron pa pala akong bayaran na pututo. Meron pa pala. Ay, guys, offering pa pala ako, kailangan ko magano. Ang mga, napakalaga po sa atin, yun, di ba? Tagapag, katiwala, na ingatan natin yung pera, na marunong, sabi nga, kailangan may balanse, sabi ni Brother Beck. Ay, yung balanse talaga, yung balanse. Ang pinaka-importante sa Panginoon yung spiritual. And then, susunod na yung mga blessing at kasama na dyan yung pera. Na maingatan natin, ingatan natin ang pera na sinatalag ng ating Panginoon, yung money talaga. Yan talaga ang pinag-uugat ng ating pagdatalo sa tahanan. Kaya, ingatan po natin ang ating puso na huwag tayong madala sa ganitong, tsaka ating kaisipan, sa ganitong kaisipan na hindi tayo naging pride din eh. Isa din yung pride. Dumadating din po. Okay, maraming salamat Brother Joseph sa iyong reflection. Tunay po na napakaganda ng ating topic. Padalawang araw pa lamang po ng July. Talagang hitik na hitik itong ating mga pinag-aaralan. Napakaganda noong isiner ni Ma'am Aizel, ano? Tatlong bagay lang. Una, di ba? Pwedeng maging pagpapala, maging curse. Magiging curse po talaga ang pera pag tayo po'y naging alipin nito. Kaya yun na yung sinabi niya sa pangalawa, yung it's a test of affection. Kasi nga po, ang pera hindi po siya masama, kundi the love of money. Yung talagang ang atin ng devotion ay nasa pera. At ito po talaga ay nakaka-apekto. Kagaya sa atin na mga mahihirap, maari, pagka tayo ay umunlad, marami po nagsasabi, ay, nagbago na siya. Yumaman lang, nagbago na siya. So talagang nakaka-apekto po. Kasi dati naman, ang bahay marahil natin ay maliit na kubo, bukas lagi ang pinto, ay ang mga tao labas-pasok. Pero nung umunlad, nagkaroon na ng magandang bahay, nagkaroon ng gate, naglagay pa ng gwardya, may CCTV pa. So talagang nakakapag-ano siya ng status. Kaya minsan po ay talagang ito ang nagiging dulot. Kaya nga nagiging master yung mammon kaysa maging master natin ang Panginoon. So itinuturo po sa atin kung paano natin gamitin ng wasto ang pera sapagkat ito'y trust. Ito'y pinagkatiwala sa atin. Pati po itinuturo sa ating devotional, yung ating mga anak ay atin palang dapat turuan paano sila gumastos ng pera. Tayo din, ito pala hindi natin talaga iwawaldas kung ano-anong mga bagay. Dapat po talagang sa kabutihan maglaan din tayo pagtulong sa kapwa. At ito pong ating devotional, binanggit na nga po ni Brother Glenn kanina, na kailangan po kung mangako tayo ay tutuparin po talaga natin. Kasi po, yun ang nangyari sa mag-asawang si Ananias at si Sapphira. Nangako sila sa Panginoon na ibibigay lahat. Pero ang ginawa po ay hindi nila, nagsinungaling sila laban sa Espiritu. Kaya naging ano po ng kanilang kamatayan. Mabuti nga ngayon, ang Diyos ay mapagbiyaya. Marami tayong ipinangako ng mga pledges. Hindi natin natutupad, hindi agad tayo namamatay. So, hinihingi natin ng tawad ang lahat ng ito. So,
Napakaganda po. Nawa ay natuto tayo. Ibalik po natin sa kay Ma'am Aizel para po sa kanyang conclusion. So ayun, napakaganda po ng inyong mga karagdagan. Sa akin po, sobrang laki ng issue ng pera, sa especially when you're studying. Dito sa AUP, sobrang mahal na ng tuition fee. At yun nga po, sabi ko, it's not the love that makes the world go round right now. It's the money, it's money that makes the world go round. Yes. So minsan po, every time na mag-e-enroll kami, we feel so belittled kasi pag wala kang pera as a working student, hindi ka priority. So minsan, nag-aantay kami ng another week para kami maka-enroll. So sobrang laki ng issue ng pera. But hindi to dapat maging hindrance para sa atin na porket ganon yung situation is mawala tayo dun sa track na binigay sa atin ng Panginoon. Dun pa rin tayo sa way na binigay sa atin ng Panginoon. Let's stick on to that. Kasi at the end of the day, it's still God's purpose na magma-manifest, hindi yung purpose natin. Kung bakit tayo naka-acquire ng ganung halaga, it is because God has a purpose on that. He has a reason bakit niya binigay yan sa atin. So yun, yung pera man ay napakahalaga, pero mas mahalaga pa rin po ang ating salvation. At huwag natin ipagpapalit yun sa kahit anong bagay dito sa mundo. Doon tayo sa salvation natin kasi mas mahal yun compare sa possession na maikukuha natin dito sa mundong ito. So yun lamang po, at sana po tayo po ay ma-bless ngayong morning na to, na sana especially bukas magbibigay na naman tayo ng ating tithes. Sana ay bukal ito sa ating kalooban. Talagang galing sa puso, hindi yung galing dahil lang sa obligasyon natin kaya natin ginagawa. Kundi dahil sa mahal natin ang Panginoon, kaya natin ginagawa yung mga bagay na to. At when we help others, it should be out of love and not because out of our responsibility as a Christian. So yun lamang po, at maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Aizel. Talagang tumatak po sa akin yung sinabi mo na itinuro ng iyong ama, ng iyong magulang, na talagang mas mahalaga po ang kaligtasan kaysa pera. Totoo po yun. Okay, meron po tayong mga reflection ng ating mga viewers, at meron din po mga tanong. Siguro mas mabuting i-address na agad natin. Kagaya po galing kay Mirasol Austria Rifinehe. May tanong po ni... Masama po ba na tumaya sa luto pero pag tumama daw ay itutulong? Ayan, mga kasama, anong sagot nyo dyan? Para po sa akin is, the intention is good, but the way is not. So, dapat po yung intention at yung ating pamamaraan is parehong mabuti. Kasi hindi dapat tayo dun sa instant money, dapat pinaghihirapan natin. Kasi mas masarap i-spend yung pera, itulong yung pera pag pinaghihirapan natin. So wala naman po sigurong masama na tumulong, pero talagang sa mabuting pamamaraan. Okay. Thank you, Brother Glenn. Sa akin naman, Pastor, ay dun po sa nabasa ko sa isang libro, kasama yung sugal sa Catalog of Satan. Yun kasi yung panghikayat niya, kasi malaki talagang pananalapi lalo na pagkadating sa pera, ay talagang matindi yung impact, talagang madadaya talaga yung tao para tumaya. Kasi isipin mo, 20 pesos tatama yan ng almost mahigit na 200-300 million, yung pinakamataas. Talagang magkakaroon ka ng intention. Pero ang sabi nga po dun sa Samuel, obedient is better than sacrifice. Mas magandang sumunod na lang tayo sa Diyos kaysa doon sa mag-intend tayo na malaking halaga na itutulong natin. Kasi katulad nga ng lesson kahapon, di ba ga, alam naman ng Diyos yung pangangailangan natin. Eh hindi na natin kailangan pang makisalamuha dito sa anong ito, sa pagsusugal na ito. Ano po? Okay, salamat po. So, may kasabihan nga, the end just not justifies the means. Kahit po maganda ang iyong panukala, parang si Robin Hood, tumutulong sa mahirap pero siya nagnanakaw. So talaga po, sa Bible, ang gambling
ay talaga pong, yung una pa lamang, yung pagtaya mo pa lamang, the act of betting, yung pagtaya po, ay hindi na po tama. Kasi minamaliit natin yung pong kahalagahan ng paggawa, yung labor, yung dignity of labor. Na ang gusto ng Panginoon sa pawis ay kakain po ang ating manapit. Sabihin, di baling mahirap, di baling maliit ang sweldo o kita, basta ito po'y marangal na trabaho. Kaysa ipapakain mo sa iyong mga anak na galing naman po sa pinag-imbutan mo sa iyong kapwa. Kasi ang sugal po ay pagnanakaw ng pera galing sa iyong kapwa. Pag-iimbot po yan. So talaga po una ang gambling. It's bad. Okay? Meron pa pong isang parang tanong dito. Basta may nagdaman ako dito. Sige, Brother Joseph. Yung nagdaman ako sa idea nyo na tama, nagdanakaw tayo pagdagan. Doon pa lang, Pastor. Maganda yung sinabi ni Pastor. Pastor Duby, yung doon pa lang sa pagtaya mo eh. Doon pa lang sa pataya, ano ka na eh, madali ka na talaga. Yung intention. Ngayon, yung, kasi dito natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon eh. Ang kapangyarihan kasi ng Panginoon hindi nakikita. Ngayon, ito yung challenge sa atin. Ito yung challenge sa atin, mga nananampalataya sa Kanya. Kasi, lahat ng mga bagay ay papapakinabangan. Amen, mga kapatid. Diba? Amen. Napapakinabangan siya, ngunit ginagamit siya ng kaaway upang tayo, yung ating kaligtasan ay manako niya. Sapagkat ang kaaway gumagamit din ng pera, gumagamit din siya ng Biblia, at sa ulong sa ulo ng Biblia, ang purpose niya, gagamitin niya ang Biblia para tayo ay mapahamak. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, mailigtas tayo. Ganun lang po, may labanan sa mundong ito na makita natin na ang mga bagay nito, hindi natin binibigyan ng ating Panginoon, huwag nating ibigin ang sanlibutan. At yung pera talaga, yan ay doon tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pag nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos, okay na, fix na, okay na yon. Wala na akong ibang dapat pang isipin. Okay, salamat Brother Joseph. So in short po, talaga po yung gambling o pagsusugal, yan po'y tukso ni Satanas para sa atin. Easy money po yan. Okay, si Jasmine Reyes o si Brother John, marahil ito, applicable po ba ang pagtuturo na magkuripot? Ito ba ay iba sa kaisipan ng pagtitipid? Ano po ba ang pagkakaiba ng madamot sa kuripot? Aray ko, parang tinatamaan tayo nito. Brother John, maganda itong mga tanong mo. So, may pagkakaiba pa daw po kayong madamot sa kuripot? Sige po, sinong may sagot sa ating mga kasama? Kuripot. Nababatawa tayo dun sa kuripot at saka sa madamot eh. Hindi mo ka-reply. So, pag madamot, anong ibig sabihin ng madamot? Hindi nagbibigay talaga. Oo, pag madamot, di ba? Hindi siya giver. Ano naman talaga yung kuripot? Nagbibigay pero kaunti. Sabi po ng mga Ilocano, matipid lang po talaga sila. Kapiranggot. Kasi yung iba daw, sige si Ma'am Lina. Sige po, go ahead Ma'am Lina. Sige po, lapit po ako para medyo manin. Lapit po. Ayan, opo. Pagka madamot ko po kasi, ang iniisip mo lang yung sarili mo. Yes, so, yes. Sentro ka lang talaga sa sarili mo na wala kang pakialam doon sa ibang mga tao. Pero kapag po ikaw ay nagtitipid, alam mo po kung paano mo po i-spend yung iyong pera. Iniisip mo po, dapat ito ay dito lang, ito yung para dyan. So, yun po yung meaning para sa akin ng pagtitipid. Kasi po, as a nanay, kami po kasi sa family, kailangan namin talagang magtipid, kailangan natin nakaano talaga, ito para sa kuryente, ito para sa internet, ito para sa mga... So, yun po yun. Ang laki po ng pagkakaiba ng madamot sa kuripot. Sabi nga po kahapon doon sa ating pinag-aralan na kailangan po daw i-value natin lahat yung mga meron tayo, kailangan i-value natin. Pero kapag ka tayo po ay madamot, yung sarili lang natin yung binavalue natin. Hindi po natin binavalue yung ibang mga tao. Thank you po. Salamat, Ma'am Malina. Si Aisel, Abastar. Sige, si Glenn.
Meron ako naalala kasi yung aking lolo naging mayor sa bayan namin tapos yung father ko naging konsyal. Ganito kasi, ganun pala yun sa politika. Kapag di ka nagbigay, madamot ka. Kapag ka nagbigay ka ng maliit, puripot ka. Kapag nagbigay ka ng malaki, kurakot ka. Kaya walang paglagay yun sa politiko. Yun pala yung ano nga, kapag wala kang binigay, ay madamot. Pagka maliit, ay kuripot. Magkaiba din kasi yung kuripot sa matipid. Kasi yung matipid, talagang may katwiran. Pero yung kuripot, minsan ay bigay na lahat, nakita na lahat ang grupo, lalo na sa grupo, ganyan yan eh. Pero pagka may means, kasi yung kuripot pastor, may means siya eh, merong kakayanan, pero ayaw niyang ibigay yung kakayanan. Yes, yung nagtitipid naman, talagang hanggang doon lang yung kakayanan niya. Yung madamo, talagang hindi nagbibigay, yun ang masama talaga, selfish talaga. Salamat, Brother Glenn. Si Ma'am Aisel, parang may gustong share. Naalala ko lang po yung sabi nung kasi lagi pong ano eh yung Ilocano daw po is kuripot. Yeah. Ilocano daw po ay kuripot. At marami pong kilalang Ilocano dito yung mga supervisor ko dun sa work. Sabi po ni sir, hindi daw po talaga sila kuripot. Yung pag ano lang po, meron lang talaga silang pinaglalaanan ng pera. Hindi lang masinop, talaga masinop sila. Opo, yun masinop. Hindi sila kuripot. So yung pagiging kuripot minsan ay, yun nga po yung sabi ni Brother Glenn na, yung pagiging kuripot, yung may means ka talaga na magbigay pero hindi mo binibigay, yun yung kuripot. Pero madalas naman po talagang ano, yung madamot naman talaga, yun naman talaga yung masama. Yung talagang meron ka naman talaga, pero ayaw mo lang talaga magbigay. Kasi naiisip mo yung sarili mo na, ay, kailangan, mas kailangan ko to. Yung parang naiisip mo na, maghanap ka ng iyo, yung ganun. Ayaw mo magbigay talaga, kasi sarili mo lang yung iniisip mo. So yun, yung pagiging madamot at pagiging kuripot ay sobrang magkaiba. Pagiging kuripot, nagbibigay naman, pero hindi ganun talaga na bukal sa kalooban minsan. Talagang mayroon pang nagtitigil sa kanila na magbigay. Yung pagiging madamot, talagang may nagtitigil na, pero hindi pa rin talaga sila nagbibigay. So, ganun talaga po yung pinagkaiba nila. Yan. Salamat po. Trending yung ating topic at mga tanong. Marami po yan ang ating mga viewers, si Lucila, si Beda Halos. Kapag ang mananampalataya ay madamot, wala pa sa kanya ang biyaya ni Kristo. Sabi naman ni Ate Noemi Padalyan, ang kuripot po ay hindi gumagastos sa walang kwentang bagay. Ang madamot po ay hindi nagsishare ng blessing niya kahit sobra-sobra ang pera na pwede namang makatulong. Ayan. So, yeah, marami pa. Talagang nagbuhos na ang mga reflection. Si Maricel Pascua, yan, nag-react na kay Ma'am Aisel, kuripot kami na Ilocano, pero may napupunta na ng pagkakuripot po. Ayan. So, yung pagbanggit po naman ng kuripot, wag pong ika-offend ng ating mga kakabsat ha. Kakabsat, kingagayem, naimbag nga aldaw kada kayo amin. Yun po ay binanggit lang ni Aisel kasi ibig sabihin po, ay yun ang laging notion, ano, pag Ilocano daw po ay kuripot. Pero hindi po yun ang ibig sabihin. Alam namin na nagdag-guilty puso ninyo. Malaki ang puso. Ayan. So salamat po. Meron pa, ang dami. Father Joseph, Adelaida Malibiran, maganda po ang paliwanag sa kuripot at madamot ni Sister Lina. Sang-ayon ako doon. Medyo ako kuripot pero hindi naman ako madamot. Ayan, salamat po. Marami lang. Si Mirasol, yung nag-comment nina, ang hirap ngayon, ang tao masyadong mapanghusga. Nagtitipid ka tapos sasabihin kuripot. Iba ang madamot, masama lalo't naluluput, inaalat sa buhay. So nga, kasi minsan, ay may nangihingi, nangihiram, ay hindi mo mapahiram, ang ano gad sa'yo, ay madamot ka o kaya kuripot ka. So hindi alam na talagang nagsisinop lang. So si Pedimesa, minsan po magkasama na ang pagiging kuripot at madamot, yun ang mahirap.
Talagang pag nagsama na sa isang tao. Okay, akyat po tayo. Marami pa rin dito. Si ba Sir Gideon Pamirunag, akala ng iba, pag nagbalik na ng ikapo, inagbigay na sa Diyos. Eh, ang totoo, wala pa tayong ipinagkaloob sa Kanya. Kasi Kanya yon. Kaya magbigay tayo ng kusang loob, yung po yung handog, yung po yung mga offerings, tangible or non-tangible. Salamat, Sir Gideon. Napakaganda ng iyo pong ibinahaging yan. Okay, akyat pa tayo. Marami pa. Tingnan natin sa ating Brother Joseph, pabasa ito. Okay. Sabi po ni Ma'am Baiso Vanessa, good morning. Hindi masama ang pera. Basta ito ay nakakatulong sa iba at naging pagpala ito sa iba. Huwag mong maging mayabang pag ikaw ay umaangat. Dahil ang pera ay nakapagbabago talaga ng ugali ng tao. Tama po yan. Very, very true po yan, Ma'am Vanessa. Okay. Nawala si Brother Glenn. Naghina siguro kayo. Sabi ni Ma'am Crystal Marzo, wife ito ni Brother Glenn, ang kuripot kasi may pinag-iipunan yan at spend money wisely. Ang madamot, wala talaga. Hindi talaga magbibigay yan. Kahit malupasay ka, di magbibigay yon. So, okay, ganon din si Rebecca Dulay, ang madamot di marunong magbigay. Selfish, ang kuripot ay wise spender. Yes, natin si Brother Glenn. Okay, so, ayan, si Ma'am Pakibasa, Brother Joseph. Yan, sabi po ni Ma'am Marta Castillo, masino po ang tawag sa mga kuripot? Malayo po yun sa madamot. Ayan, so yan ang naging trending. Rowena Reyes, madamot, hindi nagbibigay. Kuripot, nagbibigay siya, pero tipid, wise. Yan, ganun din si Ma'am Crystal. Madamot, di talaga magbibigay. Kuripot, may chance pa yan magbigay. Okay, so wise po. Maganda pa sa doon, may chance eh. In chance. Mm-hmm. So yan, inulit-ulit ni Ma'am Mirasol, masama po bang pumila sa PCSO? Yeah. Di po ba sugal din galing? Oo, ito yung issue ito. Issue ito sa atin ng mga Adventist. Kasi nga daw po, pag nagkasakit ang ating mga mahal sa buhay, ay pumipila tayo dun sa PCSO. Ay nakakakuha nga naman ng tulong pinansyal. Ay di baga daw po ito'y sugal. Yan. Ito po ay malaking issue sa atin, pero ito po ay moral issue. Ibig sabihin, nasa individual. Kung sa isip mo po, yun po ay talagang masamat, hindi po kayo pipila roon, wala naman pong problema. Pero yung pong pumipila, hindi rin po natin sila hinahatulan kasi ibig sabihin po, itong perang ito, ito po'y kawang gawa. Ano? Ngayon, ang ating as a church, wala tayong naging isang parang stand dito, walang ganun. Kasi marami po talaga na mga Adventist pumipila po sa PCSO, lalo na pagkamalaki po ang bill sa tawag nito, sa hospital. Okay? Yan, galing nga po sinasabing sugal. Pero ang issue dito ay ito po'y itinulong na para sa mga may karamdaman. Okay? Ang pera, sabi, kailangan natin gamitin lang sa tama. We need money to survive. And God sent different means to help us. God is a good provider. He is on time. Brother Joseph, pabasa itong kay Jasmine Reyes. Ang masamang kinahatnan ni Ananias at Sapphira ay bunga ng pangakong hindi tinupad. Yan, so yun yung kanina sa ating key text. Si Ma'am Wilma Baez, amen po pastor, sabi nga po sa favorite book ko, your value is not determined by your valuables. And God said the most valuable things in life are not things. Wealth can be lost instantly through a variety of uncontrolled factors. Real security can only be found in that which can never be taken from you, your relationship with God. Oh, thank you very much, Mama Wilma Baez. Napaganda po ng iyong reflection na yan at isinaya sa amin. Ema Orozco, bakit nga po, Pastor Juby, pag mahirap, honey, naranasan ko po yun. At taga Infanta po yan si Sister Emma, kaya may honey. Thank you very much.
Si Ma'am Nori Porto, napakibasa, Brother Joseph. Ang sabi niya, Pastor, sa Acts chapter 5, 1 to 11, we can read the story of Ananias and Sapphira because of money they led to Peter. And God already knew their promise. They did not become faithful and honest to God. And the consequence was that. Okay, thank you. Hilingan natin si Ma'am Aisel na basahin itong kay Ate Bing. Yan. So, mahalaga naman po ang pera kasi lahat halos na kailangan ng tao ay binibili. Marami din po ang nagugutom dahil walang pambili ng food. Salamat sa Panginoon dahil siya ang ating provider, ang supplier. Kaya ako po ay naniniwala na pag nasa Panginoon tayo, hindi tayo babayaan. Maging matalino po tayo sa mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin at gamitin ito ng tama. Kung maraming pera, sana i-share din sa iba. Ayan, salamat po. Amen. At Ibing, si Ma'am Naning Makaraig, yun din ang sabi niya. Magandang umaga, Pastor. Patuloy na paghatid ng pagkain ng buhay. Salamat sa Panginoon sa blessing at buhay araw-araw na ipinagkaloob. Brother Glenn, yan, nagbabalik sa atin. Pakibasa itong kay Brother Edwin. Yan, Brother Edwin, taga-Talaan ito. Good morning. Good day po. Hope and love, alalahanin po natin na ang Panginoon ay tinukso din ni Satanas tungkol sa salapi at inaangkin ni Satanas na kanya ang sanlibutan. Sumamba lamang sa kanya, ang puntos po ay bilang tao, huwag po tayong padaya sa bitag ni Satanas at dadating ang panahon ay tatapakan na lang ang mga kayamanan at di na kailangan. Ayan. Salamat, Brother Edwin. Si Rowena Reyes, napakahalaga ng pera sa buhay ng tao. Gamitin lang natin sa tama at madami tayong blessing. Huwag tayong maging mayabang. Be a good Christian. Share your blessing and be humble pa rin. Sabi naman, Brother Joseph, pabasa itong kay Mama Merta Castillo. Yan. Sabi niya, Pastor John, mahirap din naman na gawin ang dating excuse ng ganung stand na hindi na tayo maghanap ng kabubuhay at umasalan lang tayo sa biyaya. Na lagi na naman nakatunganga. Kumbaga, yung mga inaasahan natin makatulong sa atin ay mas mayroong higit na nangangailangan. Okay. Salamat, Ma'am Carmen. Si Mirasol Austria Rifinehe, mahalaga talaga pera. Lalo pag na-ospital, napakamahal ang babayarin. Nakakatulong sa pangangailangan at nakakagulo ng relasyon. Kaya nga sabi, huwag mahalin. Kailangan mo lang siya. At kailangan din natin matuto, makontento. Ayan, tungkol po yan sa pera. Si Ma'am Aisel, pakibasa po itong kay Sharon Rose, please. Ang pera ay pagpapala ng ating Panginoon na dapat nating gastusin ng tama. Iwasan nating maging maluho. Huwag tayong maging katiwaldas. Ipakita natin sa ating Panginoon ang ating pinapahalagahan ng kanyang blessings. Be grateful to God always. Amen. Maganda. Kaya maging si Lucila, si Beda, halos alipin ang pera. Di ang tao ang naalipin ng pera. So yun po, totoo po yun. Okay, palagay ko ay alos. Ay, ito na lang si Jasmine Reyes, Brother June. Ayan, talaga po yung salapi ay, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalatay at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ang pagkakaroon ng salapi, marami man o kaunti, ay hindi masama lalo na ito'y bunga ng pagpapala ng Diyos. Dahil sa iyong kaisipagan, ito'y magiging masama kung gagamitin natin sa masama at sa pag-uugaling, may kadamutan hindi lang sa Diyos kundi maging sa ating kapwa. Kaya ang pag-ibig sa salapi ay, yan, naputol po yung kanyang message. Si Ma'am Carmen, sabi po, sa Bible po ay may issue din po ng pera. Si Judas ay pinagkanulo ang Panginoon dahil sa ilang pirasong pilak. Ang pagkakaunawa po, ang pera ay nagiging silo ng kaaway kapag ating ginagawa ay may mapapahamak na kaluluwa. At malilimutan natin na mayaman ang ating ama at hindi tayo pababayaan. Okay? Salamat po.
Yan, si Noemi, Ate Noemi. Another example of greediness in the Bible is Achan. He kept the best for himself because of his love for material things. The same temptation is happening to us, whether we serve God or mammon. Sad to say that many still choose material things. Thank you for the simple and inspiring message. So blessed this morning. Thank you, Ate Noemi. Ayan, marami po nagpapasalamat kay Ma'am Aisel, si Ma'am Nariporto, nagpapasalamat din po. At si Elena Daray, totoo sis, pag ang tayo marami ng pera, mag-iiba na ang ugali. Okay? So far, siguro po, yun ang nakita ko mga reflection dito. Ayan, si Maricel Pascua, money is not ours. Houses and ground pictures and furniture, garments and luxuries do not belong to us. We are pilgrims. We are strangers. We have only a grant of those things that necessary for health and life. Our temporal blessings are given us in trust to prove whether we can be entrusted with eternal riches. If we endure the proving of God, then we shall revive that purchased possession. Which to be our own glory and honor, glory, honor, and immortality. Amen. Adventist Home 367. Ang ganda ng missionary na ito. Thank you, Maricel Pascua. Okay, napakaganda ng ating topic. Ang dami po talagang mga nag-reflect. Marami pong nag-share. Hopefully, tingnan ko po kung meron pa sa bandang ibaba. Okay, sandali lang po. Ayan, palagay ko ay, saan tayo? Si Atipe, ayan, ito ay nabasa na natin. Ito, si Goldberry Tesclo. Opo, sabi po nila ang mga Ilocano'y kuripot, pero hindi po totoo. Mababait po sila. Actually, nagpa-aral po sa akin na Ilocana. Marunong lang po talaga sila sa pera nila. Iba po ang madamot, hindi marunong mag-share. Hindi lang sa pera, kahit sa anong bagay. Si Sir Cyril Ofemia. Sir, good morning. Pastor, kapag bukas ang palad sa iba, lalo na sa gawain ng Panginoon, tiyak babalik ng mas malaki. Ayan. So, nagpapasalamat si Mirasol Austria Ripines sa ating marahil mga sagot. Si Ma'am Bioli, money can be root of all evil, but if used wisely, can be a blessing. Si Brother Glenn, pabasa itong kay Sister Beng. Sister Beng, alinsinurin. Pastor, naalala ko po yung kwento sa Bible nung panahon ni Elijah. Nung pakainin ng baong babae kahit huling kain na lang nilang mag-ina, pero hindi sila nag-atubili na ibigay pa sa propeta. Pero ang Panginoon ay nagpala sa kanila na sila'y hindi nagutom hanggang matapos ang taggutom. Mm-hmm. Hindi ko po talaga malilimutan yung kwentong yan sa Bible. Amen. Sister Ben Alinsinuri. Amen. Thank you, Ate Bing. Talagang totoo po yun. So kahit si Onji Babiera, talagang amen. May prayer request yan. Yan, maaring huli na po ito. Si Sister Mylene, Marilyn Ilagan, na taga-Talaan, nasa upo ni Brother Edwin. Tama, si Sister Crystal, ang kuripot, may chance pang magbigay. At pag medyo luwag na yung kunti ay pwede nang dagdagan. Salamat, Sir Mylene. Ayan ang Ilagan family, si Nanay Edith. Ayan ay talagang mga pagbigayan, mga kapatiran natin dito sa distrito. Salamat, talagang kayo po ay mapagbigay. Lalo na sa gawain ng Panginoon. I mean, the love of money, the root of all evil, not the money itself. Si Ate Saida, salamat po sa lahat ng paliwanag sa araw na ito. Isang pasimulang kaalaman about money, character, and relationship kay God and the people around us. Count the blessings from heaven and share with others. Thank you, Ate Zayda. Yan, isa din po yan na nag-share ng kanyang mga blessing. Si Nelson Ganyola, ang pera hindi masama. Ginagamit natin sa ating buhay yan araw-araw. Pambayad ng mga pagkakautang natin. Ang nagiging masama dyan, yung tao ay nagiging gahaman sa pera, gagawin niya lahat ng kasamaan. Okay?
si Ma'am Aisel, pabasa po ito. Talaga ang daming nagre-reflect. Ayaw kong ma-miss. Pabasa po itong kay Lina Daray. From Ma'am Elena Daray. Pastor, kailangan man talaga natin ang pera para meron tayong magamit sa ating pamumuhay. Lalo na sa ating pananampalataya. Basta di lang mag-iba ang ugali. Sa toob po talaga yun. So wag magka-paapekto. Kaya yun po yung ating topic eh. Gaano ba nakaka-apekto ang pera sa iyo, sa atin? Pakibasa, Brother Glenn, si kay galing kay Ate Lolit Obon. Mayagin ang lapriba. Ang pera ay mahalaga, marami man o kaunti, kaya dapat gastusin ng tama. Kung hindi iyo, huwag mong pagnasaan. Amen, Ate Lolit Obon. Salamat, Ate Lolit. Yan, salamat sa mga pinagong, yan mga sponsor natin yan sa Tinapay, mga Villajego Bakery at La Prima. Si Marilyn Ilagan, ang malaki at maliit na pagbibigay, depende sa nilalaman ng ating puso. Lalo na pag ang Panginoon ang siya nating patnubay sa kanyang ipinagkatiwala. Salamat, Sir Mylene. Ma'am Carmen, yun pong nagsasabi na masama ang ugali kapag yumaman, di po totoo yun. Mayaman na po ako now, di naman po nagbago ang ugali ko. Maraming salamat. Yan ang maganda, Ma'am Carmen. Talagang ay na may mayaman talaga sa Panginoon at hindi nagbabago ang ugali. Yan po ang maganda. Praise the Lord po. Ayan. Okay. Talagay ko po ay dito natatapos yung ating mga refleksyon. Trending kasi itong topic natin, Brother Glenn. Ayan, mahimabol pa si Ma'am Rosalie Maat Ilaba Rocamora. Bumati sa atin. Okay, 7:14 na po. Alagang ayaw ko rin namang ma-miss yung mga reflection ninyo kasi napakaganda. Pero time na po na tayo ay dadako sa panalangin. Pero si Steffi De Los Reyes, humabol. Ang madamot kung magbigay man kung alina yung malapit na masira ang kuripot, pinag-iisipan ng mabuti ang pagkakagastusan. O nga naman, bakit kung kailan nga naman luma na o ano, saka ibibigay, hindi makapagbigay tayo ng bago. Okay? At pag ikaw po ay nagbigay sa Panginoon, may babalik din po. Tama po yan, Benji Laguador. Aga po, ang Panginoon, kahit nga po wala tayong binibigay, ang Diyos nagbibigay, di ba, Brother Glenn? Kahit wala ka kasi. Opo. Ang Diyos naman, hindi nakadepende sa binibigay natin. Opo, itinatama po natin kasi marami ang isipan, magbibigay ako ng ikapo, magbibigay ako ng handog kasi babalik ito. Mga kapatid, atin pong pakaingatan yun kasi ang ating motibo, sinusuhula natin ng Diyos. Ang Panginoon po, may ibigay ka o wala, magbibigay po siya kasi talaga siya Diyos ang mapagbigay. Yung ating pagbibigay, pagbabalik, yun po'y ating tungkulin, pagkilala na siya po talaga ang ating Panginoon at may-ari ng lahat. Okay. So si Kadi Marcano, amen. Ang ganda, hindi matatapos itong ating discussion pero dadako na po tayo sa ating mapanalangin. Hindi ko alam kung nag-comment kayo ng mga prayer request diyan. Ma'am Lina, meron kang prayer request? Sige po. Request pa rin po para po doon sa mga patuloy na kagalingan ng mga may sakit at tsaka po yung si nag-a-apply siya so yung ano po natin na sana po yung trabaho na may bigay sa kanya is God's willing. Ganun din po yung aking brother-in-law si Michael. Nag-apply din po siya for abroad panalangin po para sa kanilang mga trabaho. Si Michael po, sino po yung isa na sabi niyo yung magtrabaho? Ayun pong ano anak po, si Daphne. Daphne. Mga inaam na yan. Daphne po, Daphne. At si Dalin. Okay. Brother Glenn, meron kang prayer request? Yan, isama po natin patuloy si Pastor Porto. Nami-miss na namin si Pastor Roosevelt. Oo nga. Mahabang hindi natin nakakasama. Tapos yung mga hanap buhay po natin, yung aking pag-iisda ng sa construction po, pakisama din po sa panalangin. Okay. Salamat po. Si Ma'am Aisel ang magpipray sa atin sa general, ano, closing prayer sapagkat ang gamit niya ay cellphone.
ako po pagkatapos ng kanyang panalangin ay isasama, ipapanalangin ko po yung mga kahilingan ng ating mga viewers. Okay, tayo po'y humanda na para sa closing prayer ni Ma'am Aisel at yung pong aking prayer din mamaya sa mga requests. Let's pray. Amang banal na mga pangyarihan ka po sa lahat. Ama, maraming maraming salamat po sa iyong biyaya ng buhay. Nagkaloob sa amin na ngayon po ay kami po ay nagising at kami ay handa na naman na harapin ang mga panibagong pagsubok sa aming buhay. Ngayon po Ama, amin pong, akin pong hinihiling na sana po ang message na aming napag-usapan ngayon na sana po ito ay magbigay po ng enlightenment sa amin sa bawat isa na nakakinig po nito, na sana po ito ay maging guide namin on how we should spend or cherish every blessings that you have given us. Sana po, Panginoon, ay maging wise kami sa aming paggamit nito, na ito po ay magbigay ng kasiyahan sa inyo at ito po ay maging pagpapala din po sa iba. Panginoon, alam po namin na ang mga bagay na ibinagkakaloob niyo po sa amin ngayon ay is very temporary. Na po, Panginoon, hindi ito ang maging mitsa o maging dahilan para kami po ay malayo sa inyo. Pagkos po, Panginoon, ito po sana ay maging dahilan para mas mapalawak pa po ang inyong gawain dito sa lupa. Panginoon, kayo po ang nakakaalam na lahat ang aming mga pangangailangan. Nawa po, ito ay kami po ay magtiwala na sa inyo ng lubusan na kami po ay hindi mag-worry at hindi kayo makagawa ng mga bagay na pwedeng makasira ng relasyon namin sa inyo. Pagtibayin niyo po ang aming mga ang aming relasyon sa inyo, Panginoon, at kayo din po pagpalain niyo rin po ang mga tao na nakakinig nito, at nawa po ito ay ma-imprinta po sa aming puso at aming isipan na sa araw-araw na aming pamumuhay, ito po ay aming magamit. Maraming salamat po, Panginoon, sa assurance na kayo po ay laging andyan para kami ay kabayan, at sa assurance na inyo po na rin kinaaming mga panalangin. Ito po ang hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon. Dinadalangin namin sa umagang ito ang mga kahilingan po ng aming mga kapatid. Si Ma'am Daisy, ang kahilingan po niya ay magkaroon na po nawa ng katuparan ang kanyang building permit. Po'y maisaayos ito at ma-accomplish upang maiayos po ang kanilang mga pag-anak buhay. Ganon din po ang kanyang kahilingan na may board exam. Nawa po ay makapag-aral at makapasa po sa exam na ito. Dadalangin din po namin si Ma'am Princess Marquez. Patuloy po nawa, Panginoon, na gabayan ang kanyang buhay, kanyang buong pamilya. Bigyan po siya, Panginoon, ng magandang mga panukala. Tigit sa lahat, Panginoon, aking dalangin, siya po ay inyong bigyan ng mga kaalaman at mga pangunawa, lalo tigit po sa inyong banal na salita. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ngayong umaga ang kahilingan ni Ma'am Pearl Villatory Paras na magkaroon na po nawa ng work si Jethro. Wapoy tulungan po siya. At ganun din aming dalangin ang Ganyola family, si Brother Nelson sa kanyang kalusugan, kagalingan sumakanya. Ganun din po si Elaine na nawa po ay magkaroon na ng trabaho sa DepEd, Panginoon, inyong pagpalain. Amin ding dalangin, Panginoon, ngayong umaga, ang kahilingan po para kay Inay Nita Unate, bigyan po nawa siya ng sapat na kalakasan na maging maayos po ang kanyang kalusugan. Ganon din, Panginoon, pre-request ang safety ng lahat ng mga Christian na unti-unti pong nawala kasi natitempt sa mga worldly things. Kahilingan po ito ni Cade, ni Cady Marcano. Panginoon, nawa nga po kami ay maging matibay, na huwag po kaming matutukso na mga bagay po dito sa libutan, at ang salapi ay amin pong gamitin sa inyong banal na gawain, sa pagtulong sa aming kapwa. Panginoon, kami iyong ilayo na kami ay mapahamak dahil po sa laping ito. Amin dalangin po, Panginoon, ang mga may karamdaman pa, sina Dennis, sina Ma'am Ira, Panginoon, sila ay may mga karamdaman. Dalangin namin na nawa po sila ay
inyong pagalingin, dakilang Diyos. Umaasa kami na ang inyong pong kagalingan ang ipagkalupos sa kanila. Panginoon, amin ding idinadalangin si Pastor Fortu, nawa po ang mabilis na paglakas niya, pagaling ang maranasan po upang si aming muling makasama dito po sa broadcast. Ganon din si Ma'am Presi Mercado. Amin din pong dalangin, Panginoon, na nawa po siya ay inyong samahan at lalo tigit sa kanya pong health problem, heart operation, nawa ito'y maging successful. Inyong patubayan ng mga doktor na magagamot sa kanya. Amin ding dalangin si Merby Cayaban, Panginoon, na may sakit po sa kanyang lower back pain. Sana po ang kagalingan po ipagkalob sa kanya. Si Dennis Mendoza, si Ma'am Ira Arellano, amin pong inilalapit sila sa inyo, Panginoon. Kaya amin ding dalangin ang kahilingan ni Ma'am Lina, kanyang mga mahal sa buhay, na naisip pa, Maribi, nawa po ipatuloy din ang pagaling po nila. At ganun din ang kanyang anak na magkaroon ng punawa ng trabaho, ganun din ang kanyang kapatid na si Michael sa panukalang hanap buhay sa ibang bansa. Panginoon, kay punawa ang tumulong sa kanila. Walaan din ang mga hanap buhay ng aming mga kapatid na mariglen ang kanyang pagtitinda ng isda, pagdi-deliver, at ganun din ang mga construction. Ito ay yung pagpalain at umaasa kami, Panginoon, na ang pagpapala ng langit ang igawad sa kanilang sambahayan. Panginoon, namin din itinadalangin ngayong umaga ang Hope and Love, ang ministry. Nawa po ito'y patuloy, Panginoon, na maging pagpapala sa bawat isa sa amin at sa aming mga kapatid, na ito po ay makapagtulong na ituon ang isipan ng bawat isa sa pakikinig na inyong salita. At kaming lahat po ay lalong makilala ang aming Panginoon at lalo po kami, Panginoon, gagamitin ninyo sa iyong natatapos na gawain. Pagpalain po ang iba pang mga may karamdaman na maaring hindi namin nabanggit, kagaya po ni Bree na anak po ni Sister Julian. Panginoon, ang kagalingan din po ang ipagkaloob sa kanya at naway mawala na ang lagnat at siya po ay gumaling, mawala na po ang bukol. Kaya Panginoon, kami umaasa na huwag hindi po silang papabayaan ang sardiya pamilya. Amin din itinadalangin, Panginoon, ang aming mga sponsor, donor, mga supporter ng programa. Pagpalain po sila kalang puso na malaki po ang kanilang puso para nabigyan ng mga pagpapala upang ang Hope and Love ay patuloy po na mag-broadcast. Kaya Panginoon, marahil may mga patirang hindi man nila na-comment ang kanilang makikinig ang subad. Alam namin na inyo itong diringin. Kaya lahat po ito aming inaasahan tatanggapin at salamat ngayong araw nito ng Biyernes. May handa po namin ang lahat para po sa inyong banal na saman. Salamat po ng marami sa inyong pagdugong sa aming dalangin. Ang lahat po ito aming hiling alam-alam kung lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po'y dadako sa ating mga pagbati. Marahil hindi na natin mabati ng isa-isa itong ating mga viewers. Napakarami, abambutin ng 100 plus. Ganun pa man, kayo po'y aming pinasasalamatan at binabati. Magandang umaga, happy preparation day. At hindi man po namin maisa-isa ngayon ang inyong mga pangalan, alam po ng Panginoon na kayo po ay nanood ngayon. Atin pong dumako na po tayo sa ating mga parting words. Pasalamat. Unahin po natin si Ma'am Lina. Salamat po sa inyong panonood at nakikinig uli sa magandang araw na ito. At nawa po ay tayo ay napagpala ng mensahe. Kaya po natin gagamitin ang mga bagay na ipinagtitiwala sa atin ng ating Panginoon kung paano po na ito ay makaka-bless din sa ating mga kasama kung paano po natin i-value ang lahat ng mga bagay nito. Lagi ko pong pinapakiusap sa inyo, paki-share naman po ang link para sa mga DEP para naman po sila ay matuto din at
lumago din spiritually upang sila ay makarating din doon sa langit na bayan na inihahanda ng ating Panginoon na kung saan doon sila ay pwedeng makarinig at makasalita na dito sa sanlibutan sila po ay hindi nabigyan ng pagkakataong ito. Thank you po at bukas po ulit. Thank you. Salamat, Ma'am Lina. Brother Glenn? Yan. Maraming maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay sa mampanig ng mundo. Patuloy po tayong pagpalain at mag-iingat po tayo. God bless po sa ating lahat. Ano po? Yan. Thank you po. Si Ma'am Aisel, parting words. So meron kang gustong batiin at pasalamatan. So yun, maraming maraming salamat po ulit sa opportunity na ako po ay makapagbahagi dito. At sa mga atin pong, sa atin pong lahat, tayo po ay patuloy na maging faithful sa ating Panginoon na sana po na sa darating na panahon, yung ating mga gagawin ay para po sa ikauunlad ng ating pananampalataya at hindi po ito yung maglalayo sa ating Panginoon. Yun lamang po at tayo po ay palaging mag-iingat dahil po talagang may banta pa rin po ng pandemic sa labas. Sana po ay ating entrust ang ating mga buhay sa ating Panginoon sapagkat siya lang po nakakaalam kung ano mangyari sa atin in the future. Ayan, maraming salamat Ma'am Aisel sa inyong pagpapa-unlock sa aming paanyaya. Hopefully ito ay una pa lamang at sa susunod na mga pagkakataon ay muli ka naming maanyayahan. God bless sa iyong pag-aaral. Makagraduate ka ngayong December at kung ano pang panukala mo, maaring ikaw ay mag-doktor pa, dalangin namin ang iyong tagumpay. Okay? Brother Joseph? Thank you din. Thank you po sa ating lahat. Sa lahat sa ating speaker, si Aizel. Nagkita din kami. Lagi ba nagkikita kami sa AUP? Hindi ko siya nakilala kasi may ano siya. Okay. And salamat po sa... Salamat din po sa mga nagbigay ng reflection at saka mga pre-request. Sabi po ay maraming natututunan sa mga question nyo. I hope and pray na huwag po kang manawa magbigay ng reflection nyo at ibahagi nyo po ito sa ating mga... Malaki po ang natutulong nito. Igit sa lahat sa ating Panginoon na tuwang-tuwa ang ating Panginoon pag nakikita niya mga kanya mga anak ay naglilingkod at nagbibigay ng mga mensahe galing sa kanya. Pastor Juby, maraming salamat po kay Pastor Juby. Ayan po yung masikap at talaga ng mga matyaga. Kasi po siya po ang nag-o-operate. Dati po ako ngayon po ay talagang kita ko na natuto talaga si Pastor sa mga ating mga programa sa Hope and Love. Marami po kami natutunan. At higit sa lahat, hindi po kami matututo kung wala po ang aming mga taga-subaybay ngayong umaga lagi nakikinig sa atin. At higit sa lahat, si Ma'am Lina, maraming salamat po. At si Brother Glenn, yan, nakakasama na natin ngayon. Brother Glenn. Okay, thank you very much, Brother Joseph. Totoo po yun. Alagang ako po ay estudyante ni Brother Joseph dito sa StreamYard. Ay ngayon po ako'y kanyang na-disciples. Kaya tayo natuto sa pag-ooperate. At ako'y nakapag-disciple na rin ng isang kabataan sa katunguhan ni IB May Manahan. Okay, mga kapatid, ang Hope and Love ay patuloy na naghahanap po ng morning devotional speaker, lalo na po sa buwan ng August, sapagkat ang July po ay talagang halos puno na. So, inyo pong paki-message sa amin kung meron kayong, kung kayo mismo ang gusto o kaya meron kayong i-recommenda, paki-message lamang po sa amin. Thank you very much po sa ating mga donor, sponsor, mga supporter. Talaga pong kayo po ay malaki ang puso sa gawain ng Panginoon. Ganon din sa ating lahat ng mga viewers. Ngayon po ay Friday, tayo po ay ingatan ng Panginoon at ihanda na natin physically, mentally, socially, lalo spiritually para pagdating po ng Sabat ay mapuri natin ang Panginoon na talagang may kabanalan. Ating alalahanin, ang pera po ay pagpapala, subalit magiging din pong curse o sumpa kung tayo'y magiging alipin nito. Gamitin natin ang salapi, ang kalob ng Panginoon para po sa kanyang kaluwatian. Pansamantala pong nagpapaalam ang Hope and Love. Subalit bukas, muling naganyaya, kita-kita po ni tayo sa ganap na alas 6. God bless po sa ating lahat. Happy preparation day, mga kapatid. Mabay na po. Thank you.
Showed me.